Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., minsan may taong darating sa buhay natin na talagang babago sa lahat. Minsan hindi rin natin naakala na ang pagdating pala nila ang tanging bagay na kailangan natin. Hello sa inyo, Popoy at Pea. Hello na rin sa lahat ng listeners at syempre viewers ng Dear M.O.R. My name is Aliana. 25 years old and I'm from Tandang Sora, Quezon City. I'm an avid listener of your program. Never pa akong nakamiss ng kahit isang episode nyo sa YouTube, Spotify, at lalo na sa Facebook. Talagang inaabangan ko lahat ng bagong upload nyo. Popoy at Pea, nag-message ako sa inyo ngayon kasi gusto ko sanang ibahagi ang kwento ko o kwento ng isang importanteng tao sa buhay ko. Bata pa lang kasi ako, iniwan ako ng aking ama. Sabi ng mama ko, sumama daw ang papa ko sa ibang babae. Dahil nga dito, lumaki akong walang kinikilalang ama. Popoy at Bea, buti na nga lang talaga ay may isang taong dumating at tumayong ama-amahan ko. Si Paping. Kapitbahay namin itong si Tatang Paing or Paping. Matagal nang nakatira dito sa aming lugar itong si Paping. Lagi niya nga sinasabi sa akin na naabutan pa daw niya na walang kabahay-bahay dito sa amin. Biyudo itong si Paping. Maaga kasi nawala ang asawa niya at sa tagal-tagal ng panahon ay never na itong naghanap ng ibang makakasama sa buhay. Dito naman ako bilib na balib sa Paping ko. Pag nagmahal ka daw kasi, kahit wala na yung taong pinag-aalayan mo ng pagmamahal, dapat hindi rin mawawala ang pagmamahal mo para sa tao na yon. Siguro marami nagtatanong kung paano naging parte ng buhay ko itong si Paping. Huwag kayong mag-alala, hindi naman naging couple ang mama ko at si Paping. Parang lolo ko lang talaga siya. A lovable lolo. Pumasok sa buhay namin itong si Paping nung panahong umalis ang aking papa sa aming bahay. Sabi ng mama ko, lagi daw pinapaalalahanan itong si Paping ang papa ko na alagaan kaming dalawa ni mama. At nung umalis nga si papa, talagang ginawang misyon ni Paping na hindi ko maramdaman na nawalan ako ng ama. Sa oras na may kailangan ako, kahit hindi pa nagsasabi si mama, agad-agad kung magbigay si Paping. Kapag ginagabi sa trabaho si mama ko, si Paping ang sumusundo sa akin sa eskwelahan. Napakalaki ng papel ni Paping sa buhay ko, Popoy at Bea. Kapag naghahanap ako ng kakampi, lagi siyang nandyan para kampihan ako. Kapag naiiyak ako at walang nagpapatahan sa akin, nandyan siya para punasan ang mga luha ko. Mahal na mahal ko si Paping, Popoy at Bea. Hindi ko siya basta-basta ipagpapalit sa kahit sinong lalaki sa mundo. Nung oras na kailangan ko ng sandigan o masasandalan, nandyan siya para sa akin. Nung kailangan namin ng mama ko ng taong makakatulong sa mga emergency, laging nandyan si Paping para mag-abot ng kamay. Kaya nga Popoy at Bea, lagi kong pinagdarasal na bigyan ng lakas ng pangangatawan etong si Paping. Sana ito magal pa ang buhay niya. Kasi gusto ko talaga siya o gusto ko talaga sana na nandan siya palagi sa tabi ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin 26 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Si Paping na talaga namang isang tawag mo lang ay nandyan. Okay. True. Naman. At talagang kayo ba, Bea, merong isang tao na kumbaga aside from your family, aside from your relatives,
na kapag ka nagka-problema ka, nagkaroon ng konting aberya, kahit hindi sobrang laki, no? Meron yung, sandali, matawagan nga si ganito, si ganyan, may magagawa to eh. Yung ganon, kahit hindi naman pera ang kailangan mo sa kanya, hindi naman, yung bang pag-alalay lang, yung pag-alalay, malaking bagay po kasi yun eh. Ha, mga kapamilya, di ba? Yung maalalayan ka, kumbaga, kampante ka, yung hindi namimili ng trabaho. Kasi ako meron, di ba? Hmm. Pero hindi ko sasabihin. Oh, salamat ka. Muna. Nagtanong salamat ako sa iyo. Salamat sa pag-share mo ha, na meron ka tapos hindi mo rin pala chichika. No? Parang mo sinabi, ayoko. Ay, may chika ako, pero ayoko sabihin. Meron yung narinig ako. Ayoko. Baka agawin nyo eh. Baka agawin nyo, mahirap nyo. Hmm. As in, totoong tao ha. Oo naman. Bukod kay Lord. Oo. Well, yung katulad niya, ni Papeng, na hindi kamag-ana, wala akong maisip. Pero the closest person na I can think of na malapapeng is my father-in-law. Kasi, ano tawag dito? Oo, kasi siya talaga. Well, dati syempre. So, hindi mo relative, ha? Edjos. Sabi ko nga, di ba, na yung hindi relative, wala akong maisip. Yeah. Kaya, binigay ko na lang sa iyo is the closest person. I can compare. Papeng, ha? Bago kasi, mamiloso ko, makinig mo ng maigi sa chika ko. Napakinggan ko ang linaw eh. Sabi ko, hindi nga relative eh, hindi family. Ang sabi ko, yung hindi relative, wala. Kaya yung closest na lang. Huwag na lang ako magbigay na example. Bahala ka na. Ayaw, nagtampo. O, sige. Go. Eh, kasi, oo. Kasi ganun yung aking, well, dati syempre si dad. Na nung bubuhay pa si daddy, syempre siya yung una mong tatawagan, ganyan-ganyan. Pero nung nawala na si dad at nandito na ako sa place ng husband ko, eh syempre yun talaga yung maaasahan namin palagi. Yung father-in-law ko. Yung father-in-law ko kasi, siya yung tipong ano, very observant. Tapos, nangingilam in a good way. Alam mo yung parang, kayo sa ganito. Oh, hugasan yung kotse. Oh, kailangan niyo bang ito? Ganyan-ganyan. May kilala akong ganito, ganyan-ganyan. Alam mo yung, pag may nalaman siya na may kailangan kang gawin or may kailangan kang asikasuhin, yung magbibigay agad talaga siya ng mga options para mapadali yung buhay mo or mapadali yung mga kailangan mo gawin. Huwag naman mapadali yung buhay, nakakatakot. Mapagaan yung buhay mo. Kasi, anong tawag dito? Ganyan kasi yung mga taong katulad din ng Papeng Popo, yung tapos na sila sa life nila in a way na nagawa na nila lahat, they're done working, they're done with their career, and you know, they're just really enjoying the remaining days of their life. At kaya nagagawa nila talagang i-share yung time nila, i-share yung kanilang capabilities, knowledge, tutulong nila connections. Sa isang tao. 'Di ba? Oo, kaya nakakatuwa na may mga ganyan katulad ng father-in-law ko, katulad ng ganyan ni Papeng, na anong tawag dito, kahit tapos na sila sa mga kailangan nilang gawin, hindi sila napapagod pa rin i-share yung kanilang blessing kung ano man yung meron sila, may be in kind or in service. Kahit na nga ito, sabi ni Aliana, kapag financial problem, tumutulong din talaga si Papeng. And alam mo, parang ano, ang tawag dito, napakaswerte, honestly, ni Aliana at nung mama niya, na anong tawag dito, na kahit iniwan sila nung tatay, eh merong katulad ni Papeng. Kasi hindi lahat ganun po po eh. Ang dami dyan na iniiwan ng nanay o ng tatay, and then that's it. Wala na. Wala silang ibang masasandalan kundi kung sino lang yung natira. Kaya I'm so happy for Aliana na kahit papaano, hindi man niya tutay na father figure. Oo, diba? Kasi totoo yun, Popoy, no? Na hindi requirement na maging masayang happy family na kailangan kompleto nanay, tatay. Kasi pwede namang ma-achieve yon in so many ways. Pwede namang maging kompleto ang isang bata. Pero may factor pa rin talaga. Kapag ka merong mother figure, merong father figure, and sa paghubog ng pag-iisip nung bata. Yeah. And yung ano, yung ano ba, yung feeling ni Aliana na merong pumoprotekta, na safe siya. Pag-uwi siya, diba? Pag-uwi siya, andyan si Papeng, susunduin siya sa eskwelahan. Alam mo yung ganung feeling? Kasi sabihin man natin na kaya nung nanay alagaan si Aliana, pero may mga bagay pa rin na lalaki lang ang nakakagawa. Lalo na kapag when it comes to safety.
Diba? Kapag ka, alam mo yon, hindi natin alam anong pwedeng mga mangyari pag silang dalawa lang nung nanay niya sa bahay niya, pag nilooban sila or what. Kaya maganda na merong present na lalaki na kakilala talaga nila, na nakikita dun sa lugar na yon, dun sa bahay nila, na malapit sa kanila, para isipin man kung sinong masamang tao na okay, hindi mag-isa yung mag-ina na yan. Hindi lang sila. Merong ano, meron silang mga kasama dyan. May rest back yan. May rest back yan. Si Papeng, yung biglang mambabaril dyan, Papeng! Tsaka, first of all, nakakapakoy. Ang tatapang talaga ng mga lalaki nasa ganyang edad talaga. Na alam mo yun, gamit yung experience nila, yung mga natutunan nila sa mga nakaraang talo. Talagang pagtatanggol. Oo naman. Ganun talaga, learned ang tawag natin diyan, learned people, 'di ba? Na very ano naman ano, very considerate enough na i-share nga yung kindness. Nakakatuwa yung mga katulad ni Papeng. Kung meron man po kayong ganyan na kapitbahay o tiyuhin ninyo, 'di ba? Na talagang ever present, 'di ba? Na tumatayo na rin talaga kahit nga yung iba buhay yung sarili nilang magulang, pero mas malapit ang loob dun sa mga sa tiyuhin o kung sino man yung father figure o mother figure na malapit sa inyo, yakapin niyo sila at pasalamatan. Di ba, pasalamatan niyo kasi alam niyo mag-iiba yung iba yung comfort na mararamdaman mo na may problema ka, pero minsan makatabi mo lang, makausap, parang nahirapan lahat ng kinausap mo sa pag-eksplika sa iyo, pero pagdating sa kanya maniniwala ka. Meron ganun eh, na mga taong ganun yung dating sa atin, ganun yung impact, dahil nga naipakita nila sa atin talaga kung papaano ang maging isang mabuting tao. Diba? It's a simple thing, diba, na pwede nating bilangin. Diba? Pero alam mo, no, ako kanina, I was fortunate enough to have some people, diba, not only one, na talagang isang ano mo lang, isang kalabit mo lang, isang tawag mo lang, talagang mga nandyan. Una nga dyan yung aking best friend, lalo na nung binata yan. Oh, si best friend Archie. Lalo na nung binata, Kaladkari niyan. O kaladkari, kapag ka may konting trouble o kaya kailangan mo lang ng alalay, nandyan yan. Diba, nung mawala yung nanay ko, ayan, nandyan pa rin siya. 'Di ba? Maglilibangin ka. Eh kaya ganun din nung nawala rin naman yung kanya. Kumbaga, I'm not trying to return the favor because yung nanay niya rin ang nagsilbing nanay ko nung nawala na rin yung nanay ko. Ganun 'yon eh. Eh nawala pa. Eh di para kaming nawala na naman ng nanay parehas. 'Di ba? May mga ganun na eksena, pero talagang sabi ko nga ay napakakalad ka rin noon in a good way. 'Di ba? Na isang tawag mo lang. Pero ngayon, syempre, naghinay-hinay na ako, may asawa na. Ayan, pero nandiyan pa rin naman. Oh, medyo may ano pa rin. Merong pagkakalad ka rin. At syempre, hindi lang siya. Meron din akong lagi natatawag na nakakatuwa, no? Ayan, si RJ na minsan nanonood dito. Diba? Na may magpapaalalay, may kukunin dito, pabuhat ng ganito, ng ganyan. Alam mo, I appreciate those kinds of favors, ano? Kaya hindi ko kaya kahit na dati, tinuruan ko lang magmaneho. Ngayon, tila mas ganado pa sa akin magmaneho. Uy, sige, ako magmaneho. Oo, dati motor. Oo, dati motor. Tapos natuto ng apat na gulong. Tapos hindi pa nagkasya, natuto na rin mag-big bike ngayon. Oo. Diba nga? So, nakakasama mo mag-ride-ride yan? Hindi nga ako makasama. Iniiwan na ako ng motor ko eh. Nagra-ride na siya mag-isa. Oh. So, I'm saying... Are you saying gusto mo mag-upgrade, Popeye? Charot. Oo nga eh. Kulang na. Hindi, joke. Hindi, pero nakakatuwa na meron talaga tayong mga natatakbuhan. And I hope we learn to appreciate these kinds of people. Diba? Kasi hindi mas... Yung iba kasi pagka sinabing sana matakbuhan kita sa oras ng pangangailangan ko, ang iniisip lang yung pera. Diba? Eh, hindi lang naman pera ang pangangailangan mo. Minsan, kailangan mo lang talaga na mag-aalalay. Kailangan mo pa ba ng pera para hugutin yung aircon mo? Hugutin yung aircon mo at hugasan sa labas, 'di ba? Iayos doon. Kailangan mo ng perang malaki? No, 'di ba? Kailangan mo lang diyan kaibigan, kung alam mo namang i-operate, alam mo namang kung paano linisin, alam mo yung mga tatakpan, pamerienda. And that's it. 'Di ba? Masaya pa kayo, nagkakwentuhan pa kayo. 'Di ba? Hindi palaging pera yung suporta o yung
kabayaran doon sa matatakbuhan ba kita? Yan na statement natin. Hindi lang yun. Diba? Eh sabi nga ni Mark Louis Spirito, just call my name and I'll be there. Ewan ko sa'yo. Sabi ni Clarice Cabrera, ang sarap sa pakiramdam na may nagmamahal sa'yo lalo na kapag kamahal mo, tutulungan ka rin sa lahat ng bagay. Ayan. Pero, eto na nga. First half pa lang yun, ha? So, marami pang itichika sa atin etong si Aliana going to the second half. Kaya, I'm excited to know ano ba yung mga... I'm excited, but meaning ko, I'm a little bit scared. Bakit may second half? Kasi iba eh. Kapag ka, yung attachment, yung attachment mo sa tao, kahit hindi mo nga kadugo, kahit hindi mo kamag-anak, at talagang naging malaki yung impact sa buhay mo. Kita mo naman, kanina eh, hinihiling niya na sana humaba pa ang buhay niya, Papeng, sana ganito. Siguro meron ka rin mga plano na kapag ka, nagkatrabaho na ako, mabibilan kita ng ganito, Papeng. Ganyan, medyo pagiginhawahin natin ang buhay mo. Ganyan, magiging mas malambing ka sa kanya. Tingnan po natin dito sa second part, mga kapamilya, no, kung ano nga ba ang sasabihin pa ni Aliana sa kanyang kwento. Hashtag Dear MOR Papeng. Kasama niyo po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwa Popoy. And of course, Gorgeous B. Baya po. Popoy at Bea, kahit nga noong nagkaedad na ako, never nagbago ang pakikitungo ni Papeng sa amin. Kapag umuwi ako galing trabaho, laging nakaabag sa akin si Papeng kapag ginagabi ako. Hindi daw kasi niya maatim na gabi na ako umuwi, kababaeng tao ko daw. Lagi ko naman siyang sinasabihan na huwag na niya akong hintayin kasi mapapagod lang siya. Siyempre, na-appreciate ko naman yung mga ginagawa para sa akin ni Papeng. Kahit ilang beses ko siyang sabihan na wag na, gabi-gabi, nandun siya sa harap ng bahay niya. Hawak-hawak ang flashlight na binili niya online para abangan akong umuwi. Popoy at Bea, kaya nga tuwing sasapit ang kaarawan ng Papeng ko, lagi namin itong sinusurpresa. Hindi talaga kompleto ang araw ko kapag hindi ko nakikita si Papeng. Kaya nga, laking lungkot ko nang umuwi na lang ako isang araw, nawala na si Papeng. Mabilis ang pangyayari. Inabutan ko pa si Papeng habang nagkakape nung umaga bago ko pumasok. Nakangiti pa siya habang sinasabihan ako na huwag ako magpapakapagod sa trabaho. Pag uwi ko, wala nang sumalubong sa akin. Wala na yung taong laging nakangiti kapag kinakamusta ko. Popoy at Bea, sabi ng mama, inabutan na lang nila si Papeng na nakaupo sa tumba-tumba niya, hawak yung flashlight na binili niya. Sobra talaga ang iyak ko ng mga oras na yon. Kasi kahit sa huling araw ng buhay niya, ako pa rin ang nasa isip niya. Ako pa rin ang inaalala niya. Kahit nga natapos na ang lamay, kahit nga nahimlay na siya sa lupa, ay hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Papeng. Magsisinungaling ako kapag sinabi ko na hindi ko hinahanap-hanap ang ngiti ni Papeng ko. Hanggang ngayon, naiiyak pa rin ako kapag naalala ko siya. Popoy at Bea, dumating si Papeng sa buhay namin noon nung kailangan-kailangan namin ng gabay. Dumating siya nung kailangan ko ng masasandalan. Dumating si Papeng nung kailangan ko ng ama na magsasabi sa akin na mahal niya ako. Papeng, kung nasan ka man, gusto ko sanang malaman mo na okay lang ako. Umiiyak lang ako gabi-gabi kasi sobrang namimiss kita. Papeng, sana nayakap kita nung huling araw na nagkita tayo. Sana nasabi ko sa iyo na salamat. Salamat sa lahat ng bagay na binigay mo sa akin.
Never kong naramdaman na kulang ang naging buhay ko. Wala man akong ama, nandyan ka naman para sa akin. Alam ko masaya ka na kung nasan ka man. Alam ko magkayakap na kayo ni Nanang. Masayang nagsasayaw sa paborito mong kanta na ang sabi mo sa akin ay paboritong paborito rin ng Nanang. Papeng, I love you and I miss you. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbabasa ng muntikong kwento. Muli, maraming salamat at more power sa inyo. Lubos na gumagalang, Aliana. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na nga po natin. It's 46 minutes bago, hindi pala, matapos ang alauna ng hapon. 14 minutes to go before 2 p.m. At yan na nga po, ano, ang pagtatapos nitong kwento ni Aliana tungkol sa ibinida niya. Yeah, ibinida niya na naging malaking impact sa buhay niya na si Papeng. Diba? Na hindi man kadugo pero umalalay talaga hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. True. Alam mo, Popoy, ito yung mga moments na mapapatunong ka talaga na bakit hindi sila nabigyan ng, alam mo yon, ng pagiging mahabang buhay, pagiging immortal, yung mga ganyang klase ng tao. Yung mga klase ng tao ang kailangan natin sa mundong to. Alam mo yon, yung napaka-pure lang talaga ng puso, ng intention, ng pagmamahal, na alam mo yon, yung alam mo na hindi aalis sa tabi mo at walang gagawing masama sa'yo, hindi ka i-betray or whatsoever. Napaka-rare na mga ganyang klase ng tao. Kaya lang, syempre, we have to accept the fact na lalo na nga sa ganyang edad ni Papeng na nothing is permanent, it's not going to be like that forever. Kaya all we can do is just be thankful for the life they shared with us. Yung mga natitirang mga taon sa buhay nila, inialay nila sa atin. So, alam mo yon, kailangan natin maging thankful. And at the same time, it's going to be a reminder then na we have to take care of ourselves. We have to take care of our lives. Kasi itong mga taong to, inilagaan tayo, prinotektahan tayo. So, we owe it to them to continue kung ano man yung ginawa nila para sa atin. By taking care and protecting ourselves. Para alam mo yon, yung matuto din tayong, anong tawag dito, alagaan yung mga sarili natin, lalo na nga yung kinabukasan natin. To, you know, to make them proud para hindi nila maramdaman na nasayang yung mga taon na inaalay nila sa atin sa pag-aalaga sa atin. Para alam mo yon, yun na lang yung pwede nating gawin para makapagpasalamat sa kanila. Kasi sila nga, at binavalue syempre yung buhay natin, tayo pa kaya. Oo, at totoo yan, Bea, no? Kasi yan yung kung gusto talaga natin, and if we respect these people na pumrotekta, nagmahal, at umalalay sa atin noon, ipagpatuloy natin yung legacy nila. Diba? By protecting ourselves, diba? That's their legacy, diba? Na naging maingat ka sa sarili mo, and sana, diba, mas maganda pa nga kapag ka ikaw rin mismo, diba, ikaw rin mismo, wag mo nang hintayin na tumanda ka na rin katulad ni Papeng, halimbawa. Ngayon pa lang, ano yung magagawa mo doon sa mga medyo sabi ng nasa paligid mo, sa mga tao nasa paligid na nangangailangan ng pag-alalay? Diba? Hindi naman 24/7 na pagtulong ang hinihingi sa'yo. So, let's always be ready to lend a helping hand. Ayan, sa mga taong nasa paligid natin. Dahil hindi natin alam o hindi na dapat natin sinusukat pa na magiging malaki ang impact nito sa buhay niya. No. Diba? Basta para sa atin, if you feel like helping someone, kahit pa nga mabaho siya,
kahit na feeling mo hindi siya deserving sa tulong mo, 'di ba? Kahit na napapangitan ka sa kanya, yung ganyan. Pero if you feel like he or she needs your help at meron kang kapasidad na tumulong, 'di ba? Eh gawin mo na. 'Di ba? Gawin mo na. Kasi isang katotohanan sa buhay, kapag ka nagsimula ang buhay, kahit ano nagsisimula ay natatapos. 'Di ba? Kaya sana bago matapos itong buhay nating ito ay meron tayong naiwan na magandang alaala doon sa mga taong nasa paligid natin. Hindi natin kailangan maging sikat na artista, hindi natin kailangan na naka-post sa social media ang mga kabutihang pinaggagawa mo, 'di ba? Just a genuine act of random kindness. 'Di ba? 'Yun yung kailangan natin. Kasi merong isang tao sa pag-alis mo sa mundong ito, meron yung magpapasalamat salamat, may tumulong nga pala sa akin noon nung namumroblema ako sa pagpunta ko sa airport, ganito, ganyan, hindi ko nakuha yung pangalan niya. Yung mga ganun, parang you're a total stranger pero you were able to extend a helping hand doon sa isang tao na hindi mo rin naman talaga kilala. And that's a valuable thing talaga to do na sana matutunan ng marami sa atin. Hindi yung mahina na nga dyan, okay, nangangailangan na nga ng tulong, katawanan pa, hindi nyo kayo. Yung ganun pa. Di ba? Diba? Yung parang mag-overthink na, naku, pag tinulungan ko, baka ako yung mawalan o yung mga ganyan-ganyan iniisip. Oo. Parang ang Popoy, no, ang maganda sana is yung paying it forward, yung, gaya nung sinabi mo, mula kay Papeng, ipinasa niya yung kindness na yon kay Aliana. And I'm sure etong si Aliana, may isip din niya na, alam mo yon, ipasa yung same gesture to another person na nangangailangan din talaga ng paggagabay, pag-aalaga. And yun yung magandang pinapasa natin, mga kamorkada, no? Hindi yung mga traumatic experiences, no? Hindi yung mga unhealed wounds. Hindi dapat yun yung pinapasa natin dun sa mga, anong tawag dito, sa mga mas nakakabata sa atin. Gaya for example sa atin ngayon, Popoy, no? We all had experiences na hindi natin makakalimutan na naka-apekto sa atin in a bad way. Ngayon, it's our responsibility to cut it here, dito sa atin. Huwag na nating ipasa sa mga anak natin or to anyone na mas bata sa atin yung mga hindi magagandang naranasan natin. Sana anuhin natin, baguhin natin yung mga pinapasa natin, mga pinapamana natin dun sa mga nakakabata sa atin. Dapat ganito, katulad nung kay Papeng, kindness lang talaga, pag-aalaga, pure intentions talaga. Kung meron mang siguro problema si Papeng na kinakaharap, he made sure na hindi niya yon i-manifest kay Aliana. Yung hindi niya pagbubuntunan si Aliana ng mga problema niya o ng mga issues niya, personal issues niya. Which is, dapat ganun din eh, no? Meron mga certain people na pwede nating pagsabihan ng mga problema natin, pero meron din mga certain people na dapat Let's retain them as untouched in our problems. Alam mo yon? Gaya nga, nung sinabi ko, yung mga anak natin, yung mga nas nakakabata sa atin, ipakita natin yung pure love and kindness instead of the bad things that happen to us. Yun dapat yung pinapamana natin sa atin, no? Yun ang masarap kasing i-share, mga kapamilya, no? Yung magandang experience mo at yung magandang pwedeng ipa-experience mo sa kanila na alam mong maganda at totoo. Di ba? Hindi yung, ay naku, ang buhay ganito. Ay naku, ang delikado. Wala na, matatakot na yung tao. Hindi nakikilos yun. Di ba? Ang daming ganun yung mga nag-overthink. Naku, Bea, huwag kang pupunta dyan kasi delikado dyan. Na ako dyan dati. Parang, iba yun eh. Ano ko eh? Anong tao? Yung compare, always compare, dati ganito ganyan, kami dati noon, mga panahon namin, ganito ganyan. Dapat hindi kayo ganyan-ganyan. Alam mo yung mga ganon. You encourage, di ba? You encourage kesa mag-discourage ng mga tao. Di ba? You encourage. Kasi kung hindi tayo matututo mag-encourage, di ba? Sabihin na natin, ito, larger scale. Pilipinas, sabihin na natin, mahirap pa rin naman ang Pilipinas. Okay, is it going to be this way for the next 100 years? Kapag hindi natin in-encourage ang isa't isa na uunlad tayo, wala talaga. Di ba? Wala talaga mangyayari.
Oh, pero kapag ka naman na in-encourage nga natin na hindi, magbabago ang lahat yan for the next 20, 50 years, di ba? Mag-i-improve, di ba? Eh, siguro, siguro. Oh, kung lahat naman tayo ay maayos ang pag-iisip, di ba? Ganun yun eh. Pero kapag ka sinabi mo, hindi, wala nang pag-asa, di ba? Wala, wala talaga mangyayari. Kasi nga, dun pa lang, wala na. Wala nang hope, wala nang pag-asa. Diba? Pero hindi, sige, ito, basa muna tayo. In fairness, ako wala akong masyadong komento na nakita rito, Bea. Kanina ang daming comments, pero ang daming mga naiyak. Si Nora Poloyapoy, si Rodelo Sorizo, si Mark Luis Espiritu, si Renny Boy Quejadas, si Gail Enriquez, maraming salamat. Julius Escanilla, maraming salamat din sa'yo. Alright. O yun. Sige, sa ano nga, channel. YouTube, go. Oo, ang dami nakaalala dun sa mga lolo nila. Sabi ni Joanne Saoyo, naalala ko yung lolo ko, nung college ako at nag-work sa fast food, kahit abutin ako ng 2 a.m., nag-aantay siya sa akin sa kanto, kahit hirap na siya maglakad. I love that. Tapos, si Joanna Maria Betrolio naman, naalala ko lolo ko, kahit hindi na siya mag-ulam, basta may ulam kami mga apo niya. Yan. Yes. At si Clarice Cabrera, kapag mahal mo ang isang bagay, mamahalin mo rin, mananatili ang pag-ibig kahit dumating yung kamatayan do sa hirap at ginhawa, mananatili yung pag-ibig sa'yo sa lahat ng bagay. Okay. Naguluhan ako doon, Clarissa. Sabi ni Riven, si Tatay Paeng ay isang anghel na pinadala ng Diyos sa panahong kailangan nyo ng kaagapay sa buhay. Mm. Ngayon, kaya nyo na tumayo sa sariling paa. Siguro tapos na ang mission niya dito, kaya binalik siya ni Lord sa heaven. Oh! Yun, diba? Ganun yung isipin na yun. Let's just be happy. Oras na rin para magpahinga kaya Paping. At ang wag nating kalilimutan, no, sa bawat mga tao mga nakakatulong sa atin, ay yung magpasalamat. Yung magsabi ng thank you po, maraming salamat po. Diba? Kung masasamahan nyo yan ng pakikipagkamay o masasamahan nyo ng pag-akbay o pagyakap, diba? Ay magpasalamat. And why don't you do it now? Diba? I'm encouraging everybody. Kahit sa pinakasimpleng patapik na ganun, maraming salamat. Ha? Saan? Basta yung inalalayan mo ko dati. Yan, pero deep inside your heart, alam mo kung gaano kalaki yung naging tulong sa iyo ng isang tao, isang kaibigan o isang kakilala. 'Di ba? Napakalaking impact nun. Magpasalamat kayo. Yan. Kaya naman, mga kapamilya, kami po ay buong-buo rin ang pasasalamat sa inyo sa pagtutok sa atin dito sa Dear MOR. Kaya nga po dahil dyan, eto nga po ang aming patikim para sa mapapakinggan natin tomorrow. Ngayong Webes sa Dear MOR. Pero ang galing, no? Usapan natin, pahinga lang. Mag-isip-isip, ganyan. Tapos magpapakita ka sa akin dito sa workplace ko para ipaalam na nag-desisyon ka na at pinanindigan mo na yung desisyon mo. Hashtag Dear MOR Bulacan. Saan kaya nangyari itong kwento nito? Okay guys, hello po sa lahat ng mga taga Bulacan. Okay, it's your time to shine. Bukas ating story, hashtag Dear MOR Bulacan. Bakit Bulacan? Sa mga Kenyo. Yan, mga Bulakenyo. Hello Bulakenyo po sa inyo. Bulakenyo. Oh, makakasama natin din ang mga magagaling natin mga dramatista tomorrow. Kaya naman, maraming salamat muna for now. Dahil ang oras na nga po natin, isang minuto bago mag-alas dos ng hapon, na kasama niyo po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, gorgeous B, Bea po. At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga family, stay in love and stay happy. See you tomorrow.